Hello guys, welcome back to my channel. Sa video ito, ituturo ko naman sa inyo yung mga kailangan natin i-install bago tayo magsimula sa Dart programming language. So, meron tayong apat na step. First, yung download Dart SDK. Yan. Mali yung number 2 ko. Dapat 1, 2, 3, 4. So, punta tayo sa browser. Tapos punta tayo sa site na www.dartlang.org. Tapos makikita natin sa homepage itong Get Started. Click natin yan. Tapos mapupunta tayo sa page na ito. So yan. Pupunta tayo sa baba. Then itong server side Dart. Kung mapapansin nyo, may option tayo na Flutter saka Dart for the web. So, hindi naman tayo gagawa ng web application, tapos mobile apps. Dito muna tayo sa server-side Dart kasi pag-aaralan natin yung syntax saka yung flow ng Dart programming. So, click natin yan. Then, mapupunta tayo sa page na to. Yan. Niload ko na lahat yung page kasi nga mabagal yung internet. So, ito, get the Dart SDK. Meron naman dyan mga instruction kung paano i-install yung SDK. Sundan lang natin yun. Tapos, hanggang sa maging successful yung pag-install. Then, sa editor, meron silang recommended na WebStorm. Kaso, sa WebStorm kasi, kailangan ng license code para magamit ng user. So, dahil hindi naman tayo gagamit ng WebStorm, may ibang editor tayong gagamitin. Yun yung Visual Studio Code. Ito yung gagamitin natin sa buong tutorial. Madali lang siyang i-install. Pakita ko yung homepage. Yan. Pero bago tayo magsimula dyan, bago tayo dito magsimula sa editor, punta muna tayo sa step 2. Setup environment path variables. Yan. Pagkatapos natin i-install yung Dart SDK, punta naman tayo sa File Explorer. Tapos this PC, right click natin yun, tapos Properties. So, punta tayo sa Advanced System Settings. Click natin yan. Then, environment variables. Click din natin. Makikita natin yung path. Ayan. Tapos, edit. Dito tayo mag-a-add ng directory files. Or directory path ng Dart SDK. So, pupunta muna tayo sa File Explorer. Dito natin makikita yon. Once na na-install yung Dart SDK, pupunta tayo sa this PC, Drive C, Program Files, Dart Folder, Dart SDK, Bit Folder. Tapos, copy natin yung directory path niya. Balik tayo dito sa environment variable. Click nyo. Tapos paste natin. Dahil mayroon na akong nakalagay dito, hindi ko na i-apply. So, okay nyo lang yun. Tapos dito naman sa system variables, meron din ditong path. Yan. Select natin yan. Click edit. New. Tapos paste din natin. Meron na rin ako dito naka-apply. So, cancel ko dito. Tapos, okay. Tapos apply. Tapos okay. Yan. So, kailangan natin set up yung environment niya para marid yung command ng Dart. Para maging global yung command niya. So, para malaman natin kung okay yung installation ng Dart, so, punta tayo sa command or terminal, type natin Dart double dash version, hit enter. Yun. Makikita natin dito yung version ng Dart. So, pag lumabas na yan, okay na yung installation natin. Then, move na tayo sa step number 3. Mali. Step number 2. Pero 3 yan.
sa Dart Editor naman tayo. So, ang gagamitin nga natin ay Visual Studio Code. Kasi, hindi tayo gagamit ng web store. Punta tayo sa browser. Tapos, sa site na code.visualstudio.com. Yan. So, download lang natin ito for Windows. Tapos, install na rin natin. Ayan. Pag nag-finish na yung installation, pwede na natin siyang i-open. Yan, Visual Studio Code. Click natin yan. Tapos once na na-open yan, okay. Papakita ko naman sa inyo yung sa step 4 kasi, yung pag-add ng extension ng Dart. For ano yan, para mabasa yung syntax or yung IntelliSense or real-time yung sa, about sa keyword. Kailangan natin yan para mas mapadali yung programming natin. So, meron tayo ditong search text box. Search natin yung Dart. Tapos, makikita na natin to. Sa akin kasi naka-install na. Then, install lang natin yun. Tapos, may mag-notify na magre-restart yung editor. Then, okay na yun. Pwede na tayong magsimula ng programming. Yun lang guys. Kita-kits tayo sa susunod na video tutorial. Saka huwag nyo rin kalimutan i-like at mag-subscribe sa akin channel. Hanggang dito na lang. Salamat.